Hey yo, what's up with you, mga Christians? Today, pag-uusapan natin ng bagong pito-pitong edition ko na naman, no? Ang init, putragis. So, Berman sa naman at malapit na naman mag-November 1 at marami na naman mga plano na prank na yan, no? No, maraming gagawin na pananako, trick or treats at mga prank para sa kapamilya, tropa o kaibigan o kahit sino pa man. Ng pitong listahan kung paano nga ba manakot sa Halloween. Kaya sa mga nagbabalak na manakot o gumawa ng prank, the best tong mga sasabihin ko sa inyo at the best talaga to para manakot. Kung gusto nyo talagang matakot sila ng sobra, gawin nyo to. Ang una sa aking listahan ay tinawag kong Sue. Sa trick na to, kailangan mo lang ng malakas na boses. Siyempre, kailangan mo stretch mga muscles mo dyan, no? Tapos, kailangan mo ng malakas na boses at siyempre, lakas ng loob. So, tanging mga eksperto lang talaga yung makagawa na ito katulad ko, no? Na may lakas ng loob at lakas ng boses na gawin yung trick na to. Kaya kung hindi mo lakas yung loob mo, no, hindi bagay sa itong trick na to. So, ang gagawin mo sa trick na to at gagawin mo, unang-una mong gagawin, pag nasa loob ka ng bahay, lalabas ka unti-unti at titingin, pagkalabas mo sa gate nyo, sa pinto nyo, titingin ka, kaluwat kanan, titingnan mo kung may tao kasi kailangan maging safe yung plano natin at ang gagawin mo dyan ay sisigaw na malakas na, Kaya, pero bawal mo natin siyang gawin ngayon kasi baka marinig ng mga tao. Pag nagawa mo na itong trick na to, syempre, marami ang tao dyan, marami ang kapitbahay mo, maski nga yung pamilya mo, magpapanik kasi nakarinig sila ng sunog, no? Alam mo yun, gagawin mo ngayon sunod kasi syempre, hanapin na yung nagsalita ng sunog na yun. Gagawin mo, papasok ka na mabilis sa kwarto mo, tapos magkatago ka doon at hayaan mo sila na magpanik. Diba? Tant natakot mo na yung buong barangay nyo. Diba? Okay na? Okay. Kalawa sa aking listahan ay ang tinawag kong manangka. So, sa trick na to, kailangan mo lang ng kapatid mo at kailangan na gagawin mo tong trick na to kung sila ay tulog. Diba? Pag tulog yung mga kapatid mo, gagawin mo na. Lapit ka sa higaan nila. Siyempre, mga tulog yan. Sarap ng tulog yan. Lalapit ka at tatabi ka sa kanila. Kagaya ng ganito. Pag nakahiga ka na sa pwesto nila tatakotin ko rin kayo na sa pwesto nila, alam mo yung gagawin mo syempre ay titingnan mo muna kung maganda yung maayos yung pagkatulog nila. Ang gagawin mo, mag-aalaan ako dyan, alam, nasasapiak parang ganito. Siyempre, alam mo yung mangyayari dyan, di ba? Magigising yung mga yan. Pag nagising yung mga yan, hanggang sa umiyak, huwag na titigil, hanggang sa umiyak sila. Kasi alam mo, hindi magatagumpay yung trick na to pag hindi mo siya napaiyak eh. Kasi yun talaga yung plano ng trick na to. Ito yung mission ng trick na to, na paiyakin yung mga kapatid mo. Diba? Tapos yun, ang mangyayari dyan, siyempre, pag nagsiiyakan na yan, ang gagawin mo, papatahimikin mo yan. Kasi pag di mo yan pinatahimik, ikaw yung mayyari, subukan yan sa magulang mo, diba? Palo ka pa. Diba, ang ganda ng trick na to, napayak mo yung kapahid mo, lalo na pag mga cult yung mga yan. Nakabawi ka na. Ang ikatlo sa aking lista na tinawag kong Sunangko. Ano ito, kailangan mo lang talaga ng lakas ng loob. Lakas ng loob, syempre, kailangan mo rin ng gamit. Kailangan mo mag-disguise na hindi ka makikilala. Okay, mag-short ka ng bonnet dyan, no? Kahit na mag-jacket ka at kailangan mo rin ng pellet gun, no? Kahit na anong bagay na nakakatakot. Kung mong gagawin, mag-aabang ka dyan sa may malayong lugar. Madilim na lugar at mag-aabang ka dyan. Siyempre yung aabangan mo, yung sa tingin mong kaya mo. Kasi mamaya yung mga inabangan mo dyan, malakas pala eh. Malayong katawan, huwag nga aabang ng ganun. Gagawin mo, bata o kaya alam, babaeng hindi ka kaya. Alam, malaman mo naman yan kung hindi mo ano eh, kung
kung kaya mo sila o hindi kanila kaya. Diba, ganun. Pag minakita ka ng, minakita ng biktima, susundan mo agad yan. Siyempre, tututuwa kami. Hold up to, amin na yung pera mo. Diba? So, panic yan. Huwag mong papasigawin. Huwag mong papasigawin. Kasi pag sumigaw, yayari ka. Diba? Kaya hindi mo to pwede gawin sa umaga. Kasi pag ginawa mo sa umaga, mahuhuli ka, diba? Tapos siyempre, pag ano, sabi mo, labas mo na yung wallet mo. Sabi mo, sige, sige, labas mo na, labas mo na. Hanggang sa makuha mo yung pera niya. Diba? Kapanakot ka na, nagkapera ka pa. Instant Halloween trick prank, no? No? Siguro din mo rin na walang tao na makakita sa inyo. At yun. Instant pera, instant prank ka na, no? The best talaga to. Ikaapat sa aking listahan ay tinawag kong bagsaka. Bagsaka. No? Gets nyo na agad? Gets mo na? So sa trick na to, di ba? Malapit na yung ano, second sem. Ang gagawin, pupunta ka sa bahay ng klase mo at tatanungin mo siya na, uy pre, nakuha mo na ang card mo? Hindi pa pre, bakit? Ah, sabi ka sa akin ni ma'am, ano, ang dami mo raw bagsak. Tapos alam mo, hindi ka na makakapag second sem. Kasi nga, ang dami mo bagsak, bagsak mo, mga lima, lima pre. Talaga pre? Pre, hindi pwede yan pre, magal sa akin. Ano, kapapalayasin ako, hindi ako makapag-aral na. Pre, sama po kayo ma'am pre, usapin natin siya. Gagawin mo, di ba, matakot mo na agad yung mga kaibigan. Lalo na yung mga klase mong ano, alam mong, babagsak talaga. Tsaka alam mo, masarap pagtripan kasi nagtitripan ka rin nila. Masarap gawin yan, lalo na kasi clearance ngayon, di ba? Kasi kuha na rin ng card pa second sem na. Kaya, the best yung gawing trick na yan. Ikalima sa listahan na tinawag kong unang sak. So, sa trick na to, kailangan mo ng kaaway o kahit na sino, maghamon ka dyan sa labas ng kaaway para lang magkaroon ka ng kasuntuhan. Tapos, syempre, mangyayari dyan, uwiin sa saksakan, eh, no? Uwiin sa saksakan. Syempre, pagkasaksak sa'yo, uwi ka na diretso sa bahay nyo kasi nagawa mo na yung plano mo, eh. After mo magawa yung plano mo na to, pagka uwi mo sa bahay, no? Pupunta ka, syempre, hagulugul ka din doon kasi, may saksak ako ba? Tangka. Makikita lang nanay mo na may saksaka, parang ganito. Sabi, babatiin mo yung nanay mo, Happy Halloween, no? Happy Halloween, ma, Happy Halloween. Happy Halloween! Pero yung nanay mo niya, magpapanik yan kasi di niya alam yung gagawin niya, kung ano ba nangyari sa'yo. Gagawin niyan, alam mo gagawin niya, pupunta yan sa, pumunta agad yan sa police station at papablatter kung ano nangyari sa'yo, no? No, hindi lang ito basta trick, no? Mapupunta pa sa Guinness Book of Record, the best trick ever. And best Halloween trick ever. Matuyari ka sa magulang mo. Napaliwanag ko ba sa inyo na maayos? Ha? Pamang tanga dito, sana lang ginagawa ko. At ang ika-anim sa aking listahan ay tinawag ko na Manang Boo. So sa trick na to, kailangan mo lang din ang lakas ng loob at kailangan mo ng malaking bato. No? Pero, usong-usog dati kasi gawain ko to ng bata ako. Yung tipong mamato ka ng bubong ang kapitbahay niya. Pero, with that twist, ang una mong gagawin, nakikita mo yung kable ng kuryente. Basta pag nakita ang contador nila, putuli mo yung wire doon. Putuli mo muna yung wire doon. Pag naputol mo na yung wire doon, magpapanik na yung mga yan. Matakot na kasi nga November 1. Diba? Araw ng patay. Makatakot yung mga yan. Siyempre, ang gagawin, pupwesto ko sa harap ng bahay nila. Siyempre, kailangan mo rin dumistansya ng medyo-medyo. Mamaya may makakita sa'yo dyan. Mas mahuli ka pa. Hindi yung pamagwahinti. Sayang lang yung plano mo. Gagawin mo, pag nakadistansya ka na, kuha ka ng malaking bato. Ready mo na yung malaking bato. So, babato mo ng ganyan yan. Ang pag-ano, alam mo, parang paanim pa ito mong pag-ano, sobrang laki niyan eh. Babato mo ng malakas sa bubong nila. Siyempre, magpanik niya kasi November 1. November 1, ano may isipin ng mga tao pag November 1? Matakot yung mga palabas niya, mga alam mo, mga paranormal activity sa investigador, sa ano, mga ganyan. Magtatagumpay yung plano pag ginawa mo talaga yan. Pero gagawin ko talaga yan sa November yan. Yari sa akin yung mga bubong, bubutasin ko yan. At ang ikapit, ito sa aking listahan ay tinawag kong Ta-ang-sa. Trick na to, kailangan mo lang gawin yung mga susunod na mga step-step, no? Kaya pag nagawa mo yung step na to, magagawa mo to. Ang gagawa mo to na malupit. Ngayon pupunta ka sa madilim, pinakamadilim na ano. Itong trick na to, tanging ako rin nakagawa na ito. Kaya kung papayo ko sa inyo na lakasan nyo talaga yung loob nyo. So ang gagawin nyo, pupunta kayo sa madilim na lugar. Then, pag napunta na kayo sa madilim na lugar, syempre, magkakosyo pa na nakakatakot. Gagawin mo na
na maghihintay ka ng tao doon hanggang sa matakot mo sila. Hindi pong papatakboy mo sila. Kanyan eh, simple, sa gubat ka. Alam ko marami na nagagawa nito, pero isa akin talaga yung pinakadalga. Punta ka sa madilim na ano na lugar. Saan gagawin maghihintay ka doon? Mag-aabang pa doon ng mga tao na daraan. Tapos yun, di ba? Ganyan. Papakita ko sa inyo yung pinakamaganda. Ito na, panoorin niya. So yan, ngayon hindi tayo sa ano. Maghanap ng isa gaya ng sabi ko, pupunta tayo sa madilim na lugar. Yun. Maghihintay lang tayo ng mga tatakutin natin. Tapos syempre, kagating mag-open mo tayo dito para magkata ito. Ay, puta, bis ka! Magka mo dyan? Eh, nagbibideo ka, hindi ako makasalita ay. Nagbibideo ako dito, tapos nag ano ka, ba't ganyan ka? Nakakatakot na yung bilagay mo ba ako? Hindi, naligo ako eh. Naligo ka? Tapos, ano? Lumabas ka na nga, nag-video ko eh. Ako pa tinakot mo. Dapat ako manakot dito. Busy to. Di ba, nakita niyo paano manakot sa Halloween at natakot mo na yung iba, natakot mo pa yung sarili mo. The best talaga to bagay na to at alam ko makakatulong to sa inyo. Kaya yung mga, kaya kung nagpa-plano kayo na manakot sa Halloween, gawin niyo to guys. Gawin niyo to at comment niyo pa sa akin kung ano pa yung mga the best na gawin para ma... manakot pa tayo ng manakot ang manakot, no? No? Eh, kailangan mo mag-ingat kung gagawin mo yung mga trick na to, no? At yun lang. At sige, mananakot na muna ako. Bye. Sabi ko magsitulog kayo, di ba? Yung ginawa nyo, hindi kayo natutulog, ha? Hindi kayo natutulog mamaya kayo sa akin.